Okay, so for today mga idol ay tuturo ko sa inyo kung paano ba yung tamang pag-install ng wifi antenna natin. So siguro isa ka rin sa mga gumagamit ng parabolic or hyperbolic na antenna, pero nagtataka ka kung bakit mahina pa rin yung signal na nasasagap ng parabolic mo or yung hyperbolic mo. So sa video na ito mga idol ay sishare ko sa inyo kung paano ba yung eksakto or tamang pag-install ng antenna para mas malakas pang signal yung masasagap ng ating mga antenna. So itong tutorial na ito mga idol is para sa mga gumagamit ng antenna na pang wifi or wifi antenna, lalo na sa mga taga bukid or sa mga dead spot na area. So dapat panoorin niyo ito mga idol para mayroon kayong matutunan sa video na ito. So bago ang lahat mga idol, shout out nga pala kay Pats Bantayaw ng Lanao del Sur. So magandang araw sa iyo idol Pats Bantayaw ng Lanao del Sur. Sana'y nasa mabuti kang kalagayan sa mga oras na ito. Bago ang lahat mga idol, bago natin ipagpatuloy ang ating tutorial mga idol, is i-unbox muna natin itong aking biniling ultra na antenna para ito yung gamitin natin pang tutorial. I-unbox muna natin ito mga idol, dahil kung sakaling mayroong problema itong na-order natin na antenna is makakapag-request tayo ng refund or return sa kay Shopee. So pwede nating mabawi yung ating pera kung sakaling may problema yung in-order natin na items. Okay, ayan. So ito yung ating order mga idol. Ito yung i-unbox natin ngayon. Ito yung gagawin nating tutorial kung paano yung tamang pag-install ng antenna. Okay, ayan mga idol. So mayroon siyang 20 meters na cable mga idol. Ayan, yun yung pangalan mga idol. Skyweb Super Galaxy Ultra. Okay, so sa pag-install pala ng antenna mga idol is dapat straight siya, patayo siya ng ganyan. Ayan. Ito yung unang step dito mga idol. Unang-una mga idol, dapat straight yung antenna nyo at mataas dapat ang kawayan na gamit nyo or poste na gamit nyo. So kapag ang antenna ni mga idol is nakayuko, parang paganyan siya, hindi yan siya makakasagap ng signal na malakas. At kapag nakatingala naman yan siya mga idol ng paganyan, hindi na rin yan siya makakasagap ng signal na malakas, kasi hindi niya nasisentro yung tower na kanyang nahaharap. Hindi niya nasisentro yung direction niya na tower. So dapat talaga is balance yung antenna niyo. Yung straight talaga siya. Pero kung papipiliin kayo mga idol, mas magandang maging paganyan ng kaunti yung antenna niyo. Huwag lang masobrahan. Yung mga ganyan lang siya kaunti. Kaysa naman iyuko siya ng paganyan. Pero para mas makasagap ng malakas na signal mga idol is dapat nasa tamang posisyon talaga yung antenna nyo. So pangalawa mga idol, dapat alam nyo ito. Kasi kahit nakaparabolic ka pa versus ultra lang, kung ang parabolic mo is hindi siya naka-install ng maayos, is mas malakas pa rin makasagap yung mga ganito na antenna, yung ultra lang. Kasi siyempre mas mamahalin din yung parabolic, mas malakas pa rin. Pero kung ang parabolic mo is hindi siya naka-install ng tama, is mas malakas pang makasagap yung ganito na antenna. So ang pangalawa mga idol is dapat yung antenna nyo, dapat ikutin nyo siya habang nakasaksak na yung antenna nyo doon sa modem, itong kanyang cable. Obserbahan nyo yung modem nyo. Gamit kayo ng speed test. So ikutin niyo yung poste kasama ito, kasi siyempre nakakabit doon sa dulo ng poste. Pag inikot niyo yung poste, ikutin niyo ng kaunti, tapos mag-speed test kayo doon sa modem niyo. Tapos pagka speed test niyo ng modem niyo, halimbawa nakasagap siya ng 5 Mbps. Try niyo ikutin ng kaunti, tapos try niyo rin naman mag-speed test.
Tapos i-test naman kayo ulit sa ibang direksyon. Ikutin niyo lang ng konti. Bawat ikot niyo ng konti, mga idol, is mag-try kayo mag-speed test ng 2 or 3 beses doon sa cellphone niyo, yung modem niyo. Para mahanap niyo kung saan yung direksyon na mas malakas na kakasagap ng signal yung antena ninyo. So mas magandang gamit niyo na modem, mga idol, is yung naka-full admin siya, para kung saan yung malakas na signal na nasasagap ng antena niyo is doon yung i-lock yung band ng inyong modem, para hindi na mag-iba-iba ng lakas yung, para hindi maging paiba-iba yung signal na nasasagap ninyo, para maging stable yung signal ninyo. So sa lahat ng mga gustong bumili nito, mga idol, is ilalagay ko yung link para diretso nyo nang mabili. Ilalagay ko sa baba ng description yung link. Ito, mga idol, mura lang ito siya sa Shopee, sa Uplift. Mura lang ito. Sa Uplift ko ito nabili. Hindi ito sponsor, mga idol. As a review lang ito. So, maganda ito, mga idol, kasi doon sa unang video ko, sinabi ko rin, ito talaga yung useful ko na antenna, kasi dito lang tayo nakakamura sa presyo. Pero, garantisado naman dahil malakas naman siyang makasagap ng signal. So, ito rin yung ginagamit ko sa mga dead spot na area, mga idol. So, yun lang yung ginagawa ko, mga idol, is iniikot-ikot ko lang, dapat balance yung tama yung pagkaka-install ng antenna. Ikot-ikotin nyo lang, mga idol. So, yung mga modem na open line or full admin access ang dapat nyong gamitin na modem, kasi yun yung malakas makasagap ng signal. Sa mga hindi pa nakapanood ng video ko na ito, ilalagay ko rin yung link niya sa baba para mapanood nyo kung ano yung kaibahan ng wifi na naka-full admin at saka yung hindi naka-full admin na wifi. So maraming salamat sa panonood, mga idol. Sana yung makatulong sa inyo ang video natin na ito.